Ngayon, na isang maligayang pagdiriwa sa pagkadeklara ng martial law noong 1972. Kaya naman sa mga nakakapanood ngayon, please pakicomment down below ang hashtag na Happy Martial Day. At pagkatapos nyo rin panoorin ang video na to, i-share kasama po ang hashtag na Happy Martial Day. Bago po tayo magtuloy-tuloy, kung hindi ka po nakapag-subscribe, please subscribe to YouTube channel and click the bell notification para lagi ka po updated sa bawat video na ina-upload po natin. Dahil nga po, araw ng pagdiriwang sa Martial Law Day, pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang impormasyon na nakasulat sa isang dyaryo na tinanggal po ng mainstream media. Ipapakita ko po sa inyo at sana marami mga kabataan na makapanood dahil napakahalaga ng impormasyon ito na dapat malaman nyo kung ano at sa walang pagtatagal, kisahan na po natin ito. Tara! Programs of Marcos were more faithful to the bones of our constitution. Napakatahimik, napakalinis ng kalye. Everyone was behaved. Yung sinabi ni Marcos, sa ikaulat ng bayan, disiplina ang kailangan. Pinagtatawanan ko yan ng Marcel. Pero ngayon sinasabi ko, tama! May isa pong kilalang dyaryo noong panahon ni Pangulong Marcos na naglatag ng totoong pangyayari kung bakit nagdeklara ang ating gobyerno noon ng martial law. Ang dyaryo na to, makikita nyo rin po kahit sa Google o sa social media na nagkalat. Ngunit mayroon pong nakasulat doon ng gal ng mainstream media na ngayon ipapakita ko po sa inyo. Ito po ang dyaryo na sinasabi ko. Ito ay mula po sa Philippine Sunday Express. Nakasulat rin ang Marcos declares martial law but civilian government still functions. No military takeover. Uli nalabas yan ng media sa tuwing gagawin nila ang kanilang paninira kay Pangulong Marcos. Ngunit ang nakalagay lamang po doon ang salitang pinaka-title niyan na nakalagay po sa itaas na Ferdinand Marcos declares martial law. Ngunit sa iba pa, makikita nyo dyan na nakasulat ang to save the republic and form a new society. So yung word na yan ay hindi nyo po makikita sa mga ipinapakita ng mainstream media kapag ikinakalat po ang dyaryo na ito. Circle naman, nakalagay po dyan yung to save the Republic. So klaro na po sana iklara si Pangulong Marcos ng martial law hindi para mapatagal siya sa pwesto kundi ayon po dito to save the Republic and form a new society. Yang impormasyon yan ay tinanggal ng mainstream media at hindi po nila ipinapakita yan sa pagbabalita patungkol sa martial law dahil gusto kanilang lukuhin forever. At ito pa kung kasunod yan, ang sabi ng mga anti-Marcos noong nagdeklara daw po ng martial law, nakakatakot daw po ang paligid ng ating bansa. Well, yung mga matatanda, pag tinanong natin patungkol sa martial law, positibo-positibo ang kanilang ibabahagi na napakaganda nung nadeklara ang martial law dahil nga po tumino ang... Kamusta po yung experience nyo personally sa panahon ng martial law? Wala namang problema ang mga artista because you get a curfew pass. So never nyo na-experience yung nightmare ng martial law na sinasabi? I never experienced a nightmare in martial law. Wala po kayo mga kaibigan na nakulong, na torture? Wala, dahil puro mga bait ang kaibigan. Subalit, papatunayan din po yan ng dyaryong ito. Nakalagay po sa baba, nation is calm. Business, life go on normally. So ang bansa na po ay normal ang nagaganap. Wala naman pong kaguluhan na nung nadeklara ang martial law. Ayon po sa dyaryo na ito, life go on normally. So saan po pinulot nitong mga pasaway sa ating bansa ang impormasyon na magulo noong panahon ng martial law? Itong dyaryo nagpapatunay sa katotohanan tungkol sa pangyayari noong martial law. Alam niyo na ang tungkol sa dyaryo na to, ipapakita ko naman po sa inyo kung ano nga ba ang nangyari. Mga matitinding nagbago po ang deklarasyon ng martial law. At malamang, magugulat po kayo kung ano nga ba ang naging kaganapan bago po magdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos. At eto po yun. Thank you.
So ngayong alam nyo naman ako naman, kung ikaw ang presidente ng Pilipinas at that time at may malakas na grupo na nagnanais magpabagsak sa ating gobyerno at gustong baguhin ang sistema ng ating pamahalaan sa sistema ng kagaya ng North Korea ni Kim Jong-un, papayag ka ba na masakop ng grupo nito ang ating bansa? Siyempre kung akong tatanungin, kung ako ang presidente at that time, hindi rin ako papayag. Gagawin ko ang tama para lamang mapigilan ang panggugulo ng grupong ito. Ang impormasyong ito ay binago sa libro ng kasaysayan, subalit pa rin, may mga natirang libro na naikabit ng mga matatanda o mga lolo at lola natin na nakalagay doon kung ano nga ba talaga ang tunay na naging kaganapan bago po ideklara ang martial law at habang kasagsagan ng martial law. Kagaya na lamang ng librong ito, isa sa mga lumang libro na nakalagay dyan kung ano nga ba talaga ang tunay na naging kaganapan, kung gaano katindi at kaagresibo ang grupong ito para po pabagsakin ang demokrasya ng Pilipinas. Isa lamang po ito sa mga lumang litasabi ng totoo. At sa bandang iba ba nakasulat na naiiba ang batas militar ni Pangulong Marcos dahil hindi isinailalim ang bansa sa pamamagitan ng militar. So doon pa lang maunang linya, mali na po ang sinasabi ng peking kasaysayan. Si Pangulong Marcos daw po ay nagdeklara ng martial law para manatili siya sa pwesto. Pero ano nga ba ang sinasabi ng lumang libro tungkol sa tunay na pangyayari? Ayon po dito, September 21, 1972 ay ipinahayag ng Pangulong Ferdinand E. Marcos ang proklamasyon na nagsasaad ng pag-iral ng batas militar sa Pilipinas. Ibinigay niyang mga katuwiran ang anarkiya at di pagsunod ng mga tao sa batas, kagaya ng kaguluhan at kawalan ng katahimikan sa buong bansa. Pinatutuhanan din niya ang impormasyon na may mga taong nakikibaka at nagbabalak maghimagsik laban sa pamahalaan ng Republika. So yun sinasabi ng tunay na kasaysayan na bago ang proclamation ng martial law, mayroon po talagang kaganapan na kung hindi ito nasolusyonan ng martial law, ang Pilipinas ngayon ay kagaya na ng North Korea na hawak po ng lokong diktador na si Kim Jong-un. Take note kung diktador yun ha. Ibig sabihin, kung nga pa sa kamay ni Ninoy at Joe Masison sa grupo niya ang gobyerno ng Pilipinas at napapagsak, malamang isa sa kanila ang tatayong diktador o totoong diktador sa Pilipinas. Sa 1972, nagdeklara si Pangulong Marcos ng martial law to save the Republic and form new society. From 1972, nagsimula po ang digmaan laban po sa grupong ito. Ngunit tatalo po sila ng ating gobyerno, napabagsak at napakulong ang lahat ng mga naging leader kagaya po ni Ninoy Aquino at Joe Masison. At pagka 1981, matapos po ang martial law, idineklara na naging matagumpay ang ating gobyerno laban po sa grupong nagnanais na ipasakamay ang ating gobyerno. And so as I now sign this proclamation and told you about making the world at large, I pray now and I ask you to pray with me. As I prayed 8 years ago, I am doing what we are doing, the right thing by our people. Together we must pass this step, surmount our fight, and so on. As I have said, I sign in your presence, proclaiming the termination of the state of martial law throughout the Philippines. Nakakaalam, ang martial law po ay hindi buong term ni Pangulong Marcos. Ang martial law po ay nagsimula lamang noong 1972 hanggang 1981. Proteksyon ito sa ating republika na hindi pumasakop ng grupo ni Ninoy at Joe Masison. E ano naman daw po yung mga sinasabing na biktima daw sila? Well, mga sangkay, hindi na po ako ang sasagot dyan. Ito po si Enrile. Basahin niyo kung ano ang kanyang sagot sa mga sinasabing na biktima raw. So, alam nyo na kung bakit na-deklara ang martial law. Ang martial law ay dapat po sineselebrate ng sambayan ng Pilipino. Dahil ditili ang demokrasya ng Pilipinas na natili ang kalayaan ng mga Pilipino. Dahil sa martial law, hindi po tayo napapagsak at nasakop ng grupo ni Ninoy Aquino at Joe Masison. Maligayang pagdiriwang ng Martial Day. Huwag pong kalimutan na mag-comment ng Happy Martial Law kasabay ng pagpapakalat sa video na to. Maraming salamat po sa inyo.